Ano ba talaga ang buong katotohanan sa mga tanong na si Jimuel ay gumagamit raw ng bawal na gamot? Pagkatapos ng mga masasayang araw sa PBA mula sa pagiging highest paid PBA player ng Red Bull, ay nangangapa sa mga ligang labas dahil ito'y naghirap. Karamakwis, kumustahin natin ang lagay niya ngayon at kung ano na ang buhay niya pagkatapos maban sa PBA. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais na supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa pagiging isang basketbolista, medyo maikli lang ang career na naiulat kasi naman ang career niya pinuno ng malalaking issues. Pero bago ito nangyari, walang mag-aakala na sasabit ito sa testing kasi maayos naman gumalaw at sobrang galing pa. Siya ay nagkolehiyo sa Salazar Institute of Technology pero doon na-discover sa PBL. Ang Cebuano Cager na ito ay naglaro sa AGFA na kalaunan, naging Red Bull at ang prangkisang ito naman ay pumasok sa PBA bilang Energizers or Thunders. Bali ang Red Bull ay pinayagan din na mag-elevate ng anim na players kasama si Kirby Raimundo, Junty, Valenzuela, Lordy, Tugade, Davin Harp at Bernard Tanpua. Si Jimuel noon ang ginawang starting point guard hanggang sa dumating si Willie Miller. Ang ganda talaga ng performance niya, talagang ibinandera niya ang kakayahan ng mga Cebuano. Ang pinaka-notable dito laban sa Ginebra, talagang pinanalo niya ang game. Pagkatapos nito, may masamang balita ang lumabas. Way back 2003, araw ng Biyernes, sa isang random drug testing, pinatawag si Jimuel ng National Police Crime Lab. Ayon sa PhilStar Global, binalita ng Department of Health na si Jimuel Turion ay nagpositibo sa bawal na gamot. Nung nalaman ito ng mga fans, especially ng Red Bull management, parang gumuho ang kanilang mundo. Hindi sila makapaniwala, si Jimuel ho ay malaking kawalan talaga sa roster. Sayang! Sayang ang idol ko, yun ang sabi ng mga fans niya sa tanong na kung totoo ba na siya ay gumagamit. Ito po ang paliwanag niya. Pagkatapos ng out of town game na naganap sa Cebu laban sa Shell, nagkaroon ng night party nung gabing yun at si Jimuel ay naninigarilyo gamit ang bawal na gamot sa pamamagitan ng improvised pipe. At sabi niya, isang beses lang sa buhay niya na gumamit siya ng bawal na gamot sa paraan ng paninigarilyo. Pero ayon sa kanya, katuwaan lang daw, tsaka pinakikisamahan lang daw niya ang mga tropa. Sa examination, kampante siya kasi naisip niya na hindi naman yan malalaman sa urine sample. Ang problema nga lang, ito ay nagpositibo. Umani ng negative feedback ang pangyayaring ito. Marami rin ang naniniwala na hindi lang sa sigarilyo, kundi talagang hawak-hawak niya at ginagamit ito. Pero ito ay pinabulaanan ni Jimuel. Sabi niya, imposible daw yan kasi ngayon lang siya sumabit sa testing. Gayunpaman, siya ay humingi ng tawad sa lahat ng mga supporters niya, sa mga kaibigan, sa pamilya, at especially sa management. Papatunayan daw niya na hindi talaga siya addict. Ang consequences ng paninigarilyo ng shabu ay humantong sa pagban sa kanya indefinitely. Habang epekto nito sa pamilya ay sobrang laki. Inamin niya na naghirap siya at kung saan-saang liga na lang sumasali para makatanggap ng 2,000 kada buwan. Malayong malayo dun sa 380,000 pesos kada buwan. Dumaan pang ilang buwan, mas nararamdaman pa ngayon ng pamilya niya ang epekto. Hindi niya nabili ang mga gusto ng anak niya. Tapos may binabayaran pa siyang 84,000 pesos amortization. Tapos ang pag-aaral ng mga anak niya, hindi niya matustusan. Hindi rin niya nasuporta ng medication ng kanyang ina at financial support ng mga pinsan niya. Grabe daw talaga ang mga pinagdaanan niya. Nanibago raw siya sa budgeting at kung paano pagkasyahin ang kinikita nito sa ligang labas. 2004, buwan ng Marso, pinatesting ulit si Jimuel at malinis na ulit ito, negatibo sa resulta. Ang nangyari, umapila siya sa commissioner na si Noli Yala, sa awa ng Diyos. Pinagbigyan naman ito. Tapos, pinuntahan niya si Jimmy Alapag at humingi na rin ng tawad dahil sa insidenteng tinamaan niyang ilong nito. Noong 2006, nag-sign si Jimuel sa Santa Lucia at inaasahan sa backcourt matapos bitawan ng Red Bull. 2007, tinapos niya ang kanyang career sa Air 21 na nagkaka-average ng 7.6 points per game. Pagkatapos ng playing career sa PBA, ano na ang buhay niya ngayon? Nung nakabalik si Tora Tora sa paglalaro bilang veterano, may mas malaki-laking naipon pa si Jimuel. Hindi rin naman niya sinasara ang mga offers ng ligang labas. Kumikita pa naman siya dito at ang mga ipon niya ngayon ay binili niya ng mga tricycle units at isa din siya sa mga namamasada nito ngayon.
Tinulungan din siya ni Kirby Raymundo at sinusweldohan bilang isang personal trainer ng anak niya. Open din ngayon si Jimuel sa coaching job. Sa kinikita niya sa mga tricycle units, sa ligang labas at personal trainer, naging maayos naman ang buhay ni Jimuel ngayon na pagtapos niya ng pag-aaral ang mga anak niya at may kapasidad na rin sa buhay. Kakayanin daw niyang lahat para sa pamilya at hindi na kailanman gagawa ng ikapapahamak ng kanyang pamilya. Yan, si Jimuel Tora-Tora Turion. So paano mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned. Meron pa tayong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga napa-shoutout. Shoutout naman ako kay Jeremiah Yonko, Dion Mercado, Adrian Guerrero, Friendzone TV, JJ Sibung, James Daniel Dorado, Franz Robert Feliciano, Kindus Lucanias, Efren Jock na watching from Rome, Italy, Marnet Costanios Official, Marco Margalio, Michael Gorin, Gino Franco, CJ Santos, Jay Galdod, Papa Joe at Kai, Michael Lina.